dahil nag-MVP ka, dahil pinaabot mo ang JRU sa Final Four, maraming pintuan ang nagbukas para sa'yo for your volleyball career. Kwento mo naman, paano ka kinuha ng Pocari? Pocari yung unang kumuha sa'yo, di ba? After mo mag-MVP? After ko po mag-MVP, alam ko po hindi pa po. Ah, hindi pa? Kasi, okay, okay. Apo, ang unang team ko po kasi na pinaglaro, Shakey's V-League pa po to, nung, yung sa Iriga. Ah, unang Iriga pala. Fighting Waray. Iriga, yes. Iriga. Yun po yung pinakaunang team na nilaruan ko. Okay, then okay. After po nung Iriga, tsaka na po ako nagpokari nun. Tapos naging PVL, yung Shakey's. Yes, naging PVL yung Shakey's po. Oh. Tapos sa Pocari, ang nangyari po nun, parang yung manager po ng Pocari nun, kinausap po muna ako. Then, and under JRU pa po ako nun. Mm. So, kailangan po nila akong ipaalam sa coach ko, at saka kay Sir Paul. Tapos, yun po yung sinabi ko na kailangan ko po muna magpaalam kay Coach Mia and kay Sir Paul kung papayagan po nila akong maglaro ulit. Tapos, yun po, kinausap po ng manager, si Coach Mia, saka si Sir Paul. And then yun po, pagbaba after po nila mag-usap, yun, sinabi na po ng manager sa akin na, oh, magte-training ka na sa Monday, ha, ganun-ganun. So wow. Yun po, ganun po yung pagkuha sa akin ng Pocari. Wow. And during this time, o di nakakalaban mo yung Pocari, di ba? Kasi pag... Yes po, nakalaban ko sila nung... Iriga, yes, di ba? Yes, sila yung nag-champion nung time na yun, di ba? Mm-hmm. So, ano yun, na-shock ka ba na... Ha? Kinukuha ko ng Pocari at champion team to? Oo naman po, syempre. Kasi ang hindi ko na po expect nun eh, na may kukuha pa po sa akin na ibang team. Parang after po nung Iriga, parang hindi ko po ano na, ay, may iba pang kukuha sa akin na team. Kasi wala po akong idea sa ganun na pwede ka palang kuhain ng iba't ibang team. Opo, wala po akong idea. So, expect ko po na after ng Iriga, focus ulit ako sa JRU noon. Tapos yun po, bigla nga po akong kinuha ng Pocari na hindi ko in-expect na sobra kasi po alam ko na sila yung nag-champion nung last season. So parang sobrang natuwa po ako sa sarili ko noon na possible pala na champion team, di ba? Kukuha sa akin. Ayun po. Ang galing no ng turn of events kasi MVP sa JRU, Final Four in JRU after 12 years. Tapos Iriga, tapos biglang naging Pocari. So, Pocari, yes. Grabe talaga yung ano journey mo sa volleyball. So, nasa Pocari ka. Nako, yes, lalakas ng mga players. Gumabaw, si Phil, Kailat Cayetano, si yes. Melissa Gohing. Si Ate Myla. Si Myla Pablo. Yes, tapos, si Ate Myla. Tapos yung mga import nyo, si Crystal Rivers. Si Rivers, grabe. Hindi ko kakalimutan yun. Naalala ko, so, nung kinikwento sa akin ni Phil, sabi niya, Anton, abangan mo yung bagong import namin. Lakas tumalon, nakadungaw. As in po, nakadungaw talaga. Tsaka every time po napapalo siya, lahat kami nakaganyan. Kasi anytime, parang silip na silip niya yung mukha mo. Anytime, pwede ka po talaga matamaan sa mukha eh. Kamusta naman yung mga ensayo niyo? Nakaka-pressure ba? Kasi, di ba, I mean, ensayo lang yun eh, pero, di ba, kailangan mo saluhin yung mga palo nung mga import. Si Michelle Stryzak ba yung import during that time? Si Stryzak, mayroon po. Naging import din po namin siya. Grabe. So, kamusta naman yung mga practices nyo? Nung una po, syempre na, ano po, kay parang, na-overwhelm pa ako na, parang hindi ko pa siya natatanggap. Yung parang ganun. Hindi ko pa siya na-accept na magti-training ako kasama si Ate Michelle, sila Ate Phil. Sila po yung mga idol ko ng mga nagsisimula pa lang ako sa volleyball eh. So parang ako, parang sobrang natuwa po ako kasi mga veterana na po yung kasama ko mag-training and kasama ko po maglaro sa loob ng court. So ang dami ko pong natututunan sa kanila. Every training po talaga yon, every training wala pong palya na may sinasabi sila sa akin, may pinapayo sila sa akin. Kasi ako din po ata yung pinakabata nung time na yun eh. I think so. Yo po, ako po yung pinakabata nun. So yun po, sobrang dami nilang nabaon sa akin na nabibit-bit ko po hanggang ngayon sa paglalaro. Tsaka Shola, yung itsura mo doon,
Talagang mukha kang bata. Kasi, di ba? Baby girl. Ikaw talaga yung baby girl doon. As in, sobrang bata. Nakatingin ako sa Pocari, sabi ko, uy, si Shola, oh. Tapos, minsan po, pagkasama ko sila po, syempre, lalo na po pag ano pag sa labas po naglalaro. Syempre mga pinagkakaguluhan po sila. Ako sa gilid lang ako, sumisiksik lang ako sa gilid kasi nga po hindi ako. Tapos nakakatuwa kasi nasa ano parang nadadamay ako sa kanila minsan Kasi 'di ba katabi ko po sila ganyan. Nasasama ako sa kanila. So parang sobrang nakakatuwa po. Ayun. Sana naman I'm sure naman may mga nakakilala sa iyo na. Uy. Sino mo pala to? Si Shola. Yung mga nabigla po na sa Pocari pala. Yung mga nabigla na sa Pocari pala si Shola. Ganun po. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.